Magandang Gabi, Pilipinas! Isa pa marahil sa mga pinakamahiwagang faith healing na lumikha ng ingay sa Negros Island ay ang panggagamot ng isang Dr. Jesse. Ito ay sa pamamagitan ng isang lalaking nagngangalang Antipas Llanos. Maraming mga lokal ng kanlaon ang nagpatunay sa kakayahang magpagaling ni Dr. Jesse. Yung Dr. Jesse yan, parang ano yan eh, parang tamaho yan ng mga fairy. Oo. Si Dr. Jesse. Tapos mayroon silang mga medium dito. Sinasapihan nila, tapos pag naggagamot, nagnaiba yung tinig nila. Upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng misteryong ito, pinuntahan ng aming team ang kinaroroonan ng pamilya Llanos. Dito namin nakilala ang asawa at mga anak ni Antipas na nagkwento tungkol sa espesyal na kakayahan ng kanilang padre de pamilya noong nabubuhay pa ito. Ayon sa kanila, isang diwatang engkanto na anak ng nagangalang Don Mariano ang nagkagusto kay Antipas noong bata pa ito. Laging may babaeng nakakuan daw sa kanya, kumakausap at nagpapakita din yung magandang babae. At gusto talaga siyang bihagin. Dinala siya doon sa bulkan siguro yun, bahay nila. At gusto ngang asawahin. Ayaw niyang kuan, gusto niyang umuwi. Sabi ni ng kuan, ng ama niya, kung ayaw, ayaw. Pero bigyan siya ng tahas kung gusto niya. Pinauwi siya. Pinagsabihan siyang manggamot. Pinagkalooban ng mga engkanto si Antipas ng kakayahang makapagpagaling. Ito ay sa tulong ng isang Dr. Jesse, isang 3 taong gulang na bata na binihag noon ni Don Mariano at naging asawa ng kanyang diwatang anak. At sa isang sesyon ng panggagamot noong 1953, una niyang nakilala si Purifikasyon na noo'y sinamahan ang kanyang ina na magpagamot kay Antipas. Napagaling umano ni Antipas ang kanyang ina. Kalaunay, niligawan siya ni Antipas at nagpakasal sila noong 1954. Tiyari mag-asawahin naman sa 1953. Kapanggamot naman siya ate, napatay siya iya. Katong 90, ay dyan ay 21. Ayaw tao mutan, matinahuron, mapinalanggaon. Kaya sa mga pasinti niya, matinagaron sa mga pasinti ni Dr. JC, wag abot. Nagkaroon ng 8 anak si Antipas at Purifikasyon at saksi ang panganay nilang anak na si Cecilia sa gabi-gabing panggagamot ni Antipas at Dr. Jesse sa kanilang tahanan. Minsan, alas 7 ng gabi, nandiyan na siya. Nandiyan na sila. Nang tumutok yung sasakyan niya. Tapos tawagin na si Papa. Yun, buksan nila ang pinto. Saka pumasok sila. Si Papa, uupo lang dyan sa siya, manggamot na doon. Kung ano ang buwan, maninag mo yung anino niya na talagang maliit na tao at saka yung mga kamay niya, parang maliit din. Ayon kay Cecilia, karaniwang sakit gaya ng lagnat, ubo at sipon, mga sakit sa balat at mga sinasaniban daw ng masasamang espiritu ang napagagaling ni Dr. Jesse. Hindi nagtagal, isang engkanto pa ang dumating sa buhay nila, si Dr. Sabo. Si Dr. Sabo umano ang gumagamot sa mga mas komplikadong sakit gaya ng goiter. Patunay si Cecilia sa kakayahan itong makapagpagaling nang nagkaroon siya ng iba't ibang sakit sa loob ng katawan noon. Ako kasi nang noon, mayroon akong toxic goiter. Kaya nagpaano ko dun sa makulod. Mayroon akong na-ovarian cyst, toxic goiter, saka UTI. Inoperahan ako ng goiter. Talagang dito sa gitna. Mayroon siyang injection na parang sakit talaga. Mga 1 month siguro na wala. Nihiwa. Saka yung pinutol na ugat ba. Saka tinahi. Maramdaman mo talaga yun. Masakit eh. Maging ang asawa ng isa pang anak ni Antipas na si Ophelia ay napagaling ang bukol sa kanyang liig sa tulong ni Dr. Sabo. Nasa koleyo siya noon nang nanakit ang kanyang liig tuwing nagbubuhat siya ng mabibigat na bagay. Hindi ako nakapunta sa ospital, sa doktor lang ako nakakonsulta at binigyan niya ako ng mga antibiotics para inumin yun. Bumabalik pa rin ang yung bukol. Kaya nag-desisyon ako na magpagamot na lang sa kay Antipas Llanos. Pagpunta ko doon, hindi kagad ako inoperahan. Injeksyonan pa ako. And then mga ilang weeks,
Then pagkatapos nag-schedule ako na operahan. Kung lumaki na yun, nag-desisyon sila na nang operahan ako. Bagamat nung una'y hindi siya kumbinsido kung mapapagaling ang kanyang sakit, namanga ito nang unti-unting nawala ang bukol sa kanyang leeg at nawala ang pananakit ito. Makalipas ang ilang taon, napangasawa niya ang isang anak ni Antipas, kaya't madalas ito sa tahanan ng mga Llanos. Dito niya lalo pang napatunayan na totoo ang mga engkantong sina Dr. Jesse at Dr. Sabo. Pumunta kami rito, dito kami natulog sa isang kwarto kami. Hindi nalaman na ano na ginising nila si Papang, dumating na sila para maggamot. Hindi kaagad nagising si Papang dahil siguro nakainom. So nagalit sila basta umiinom si Papang dahil ilang beses nila itong ginamot. So bumabalik pa rin ang kanyang bisyo. Tagalan sila sa pagsigit at tumawag sa kay Papang. So binato nila ang bintana at bubong. So dito ko nalaman na totoo. Minsan kasi pag umuwi siya dito sa galing siya ng sabungan, minsan nasusabon siya. Lasing na, tinatawag siya na mag-start niya ng panggamot. Eh, ayaw pa rin niyang gumising. Tatlong beses hindi siya magising. Yun, nahulog sa katre. Pinukuha ng buhay niya. Pagdating daw doon sa kanilang lugar, pinaparusahan daw siya, sinasaktan siya ng Gandang Gabi